ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pag kamong sabihin radyo, sabihin mo! Oras natin, partner! Ano? Anong oras ngayon? Ang oras natin ay natatakpan ng ilaw. Oras Charis. Natin! 5:35! Hello sa lahat ng mga panggapo natin dyan. Ngayon ay nagkukumahog na umuwi saan? Na sa kanilang tahanan. Ako. Adibay, for the excited talaga, nakaabang sa bandiklak. Oo nga, no? Maraming mga ganyan, no? Yung mga office mates natin, no? Correct, parang ikaw lang. Pagdating ng bago mag alas 6, maghintay ka ng isang minuto. Oo. Patak ng alas 6. Diretso. Diretso, pasok sa elevator. Ayan. Tapos magkakamali ka pa ng pindot. Mapipress mo pa yung fire alarm. Buntik na tayo dyan. Totoo, ilang beses na ako dyan, promise. Lalo na sa alo, no? Misal nga, ating si Papa Guard din natin, eh. Diba? Eh, nandun pa yung ating madam na si Miss Ems. Buti na lang, hindi napindot niya. No? Buti na lang talaga. Dahil kung hindi, good luck sa atin. For the waterfalls dito sa buong office. Totoo. Nako. But ito, totoong totoo to mga kaastig. Nako, partner, sa lahat din ng mga panggapo natin dyan. O, handa na ba kayo sa ating next level ng saya sa paborito nating sports? Uy! Ay, paniguradong enjoy ang bawat laro mo sa pinakamalupit na sports betting platform. Ito ang Arena Plus. Ay, bongga naman yun. Eh, ikaw ba naman partner, mga sikat na mga basketball player, iniidolo natin, mga kastig natin. Siyempre, walang iba kundi si Scotty Thompson from the Barangay Ginebra, San Miguel ng PBA. Kasama pa ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson from Utah Jazz of NBA. At hindi lang yan, partner. Dahil meron po tayong Arena Plus official jingle na talagang mapapasayaw ka. Alam mo kung ano title? Hoy, ano yan, partner? Ito yung Halina sa Arena by Glock 9. Yun, pakinggan natin yan. Hoy, pasok. Ano na? Sa Arena Plus. At hindi lang yan, ang tanong ng bayan, bakit nga po ba Arena Plus ang go-to platform na mga sports lovers ay napakadali lang po ng sagot. Dahil bukod po sa legal, secured po ang gaming environment dito. Meaning, fast, safe. Wala kang katatakutan dahil lisensyado tayo ng PAGCOR. 100% legit ito. Yes. Ha? Ganyan talaga mga bangga, mga kastig. At syempre, magkita pa dito, pwede mong stream ang live games ng local or international sports properties via web or mobile app. Ito, malupit yan, partner. Talagang napaka-convenient ang galawan mo sa Arena Plus. Betics and transactions ng kahit anong sports betting. Correct! At updated ka pa sa lahat ng latest scores sa libo-libong klase ng games. Basketball, soccer, volleyball, lahat na name it, lahat na may ball, pasok yan. Correct. At ang pinakaastig po sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA, official gaming partner din ng PBL, STL, EASL at MPBL, and Arena Plus, ang official sportsbook partner din ng recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Yun o kaya ano pang ginagawa niyo mga astig? I-download niyo na ang Arena Plus app. Siyempre, available to sa App Store and Google Play. Pwede nyo rin mapanood to sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Astig talaga tayong lahat. Kaya naman, dahil astig ka, eto na, ang ating drama for the day. O, yung drama natin ngayon, partner, eto ha. Nagka-trending to ngayon. Malamang napanood din to nila, kuya, nandito sa ating opisina, mga panggapo natin, dahil maraming mga nagugulat sa mga nangyayari po sa ating bansa ngayon, no? Pero eto, partner, ha? Ikaw ba ay agree dito, ha? Naku! Lang, ha? Ano eto, kaya ha? Yan? Ano bang kailangan natin pag-agrihan? Naku, ewan ko kung eto yung ginagawa mo rin. Hoy! Depende. Dahil, ano eto, ha? Kasi mga ilang mga kababaihan sa Maynila po, no?
may mga iba-ibang reaksyon sa paano ka lang hindi pagsusuot po ng underwear. Ano? So hindi ako magpapanti? Ganun oo, ba? Oo. Dahil daw sa matinding init. O yung nararamdaman natin, nararanasan natin yun. Bakit ngayon lang naging paano ka layan? Hindi ko nga alam eh. Ano ba ang... Kaya nga gusto ko matanong ko sa ito, partner. Ikaw ba ay pumapabor dito dahil nga... ikay babae, babae. Alam mo, lagi mong sinasabi yan eh, na ikay babae. Bakit ba? Par. Nagdadabang isip ka ba, tol? Walang prueba eh. Prueba. Eh, kung tampaling ka ng charger. Hindi, ito. Maricakes. Oh. Maricakes. Ito, ito. Oy, Maricakes! O, ito, Maricakes. May tatanong ko sa'yo. Pigilan mo. Oh. Ikaw ba? Bakit, B? Dito, papayag ka ba? O ginagawa mo ba to kahit di mainit? Alam mo, sa totoo lang ha, ginagawa ko talaga yan. Sa bahay to ha, sa bahay. Oo. Bakit? Bakit? Kasi syempre, parang sino ba nagturo sa akin ito? Di ko matandaan kung sinong tita ko ang nagsabi, no? Pero kasi... Malamang ginagawa niya rin yan. Ginagawa niya rin to. Kasi ano to eh, parang sa health ng babae, di ba pag lagi kang nakapanty or may masikip kang suot, parang mai-irritate. Yung pinaka-flower, ganon. So mas maganda kapag ito ay nakakahinga. Ay, bakit ganun? Ba't parang napaka-unfair ninyo? Dapat din kami mga lalaki, may naiipit din kami sa amin eh. Ba't sana o bakit? Kami, bakit kayo? Nagbe-brief ba kayo pag matutulog? Oo. O hindi ah. Kasi naka-box, kaya nga kayo may boxer shorts eh. Partner kasi, ay, iba yun. Pero ako partner kasi delikado kasi kapag nakatanggal eh. Nagbe-brief ka? Oo, sumasaludo kasi pag ganun. Ang kapal talaga, pilimero talaga itong si Jimbo. Tumayo ang testigo. Kay Susan tayo. Buti lingong, oh. Oo nga. Baka babaya pag may sipon. Alam na. Okay. Pero papunta doon. Pero yun nga, ano, so may nakukuha palang, kumbaga sa kalusugan natin? Yes. Lalo sa kababaihan? Let me check with my doctor. Okay, wow, with doctor. With my doctor. Sa bagay, madalas kang hospital. Yes. It's good for the health. Oh. Eh, alam mo kasi, meron tinatawag na, kunwari, yung iba nakukuha nila yung infection. Mm. Diba? Dahil sa pagsusuot lagi ng, alam mo yun yung laging nakatakip, laging nakakulub, laging nakamahigpit na damit. So, mas maganda talaga siya eh. Yung walang, kumbaga parang walang pinagkaiba sa hindi pagbabra dahil delikado rin sa mga kababaihan. Correct, diba? Kaya nga nagkakaroon ng mga campaign na Free the Nipple campaign. Nga, ganyan. Yung nababasa at nakikita ko sa social media. Diba? Pero partner, no, yung sa ganyan, mas komportable, dapat nakapaldala lang. Ito, tingnan mo partner. Itong sinasabi, maganda po ang hindi pagpapanty dahil mapiprevent po ang yeast infection, UTI. Diba? Kaya mag-healthy din po na kahit pa paano nakakahinga. Kaya kapag gabi, ina-advise ng mga doktor, no, na huwag na tayo magpanty. Well, pabor sa mga mister yan. Tingnan mo. Kasi talagang ano, hindi, syempre. Diba? Yung rason mo iba eh, para easy access. Hindi kasi madali na yun. Kapag pagpasok ano madali na yun? Tingnan mo. Madali na makausap si misis. Kasi bakit kapag, makakausap kung mayroong walang panty? Kasi ano siya eh, komportable. Kasi minsan na-irritate siya. Sabi mo, pag may suot. Ah, ganun. So kapag nakapanty kami, mahirap kami kausap. Oo, sabi mo nga, minsan, di ba, pag ano, Misa pag kinabit kayo. So pag wala kaming panty, madali kami kausap. Syempre naman. Alo, kahit tulog na kayo, di namin kayo nakausap. Pag-ising nyo, eat malaga. Pero ano ha, nakakaano rin din, dahil nga ngayon ko lang din ito napakinggan o nabasa na may ganun pala. No? So eto ha, sa lahat din ang mga panggapo natin na nanonood, nakikinig sa radyo, huwag yung gagawin sa labas. Well, depende lang po sa mga kababaihan. Oo, meron akong friend na hindi talaga siya nag-underwear. Bakit di mo pinakilala? Hoy, kilala mo to. Nakilala ko na yan? Sino yan? Bulong mo. Ayoko ba kapag isipan mo? Eto nga, hindi siya nag-underwear. May kulay yung buhok? Talaga. Okay. Oh, hindi, wala ano kulay yung buhok. Ano reason? Yun nga, para iwas infection din. So, ang ginagawa niya naman, nagle-leggings lang siya. Kunwari, nag-workout. Wala siyang underwear. And meron ding iba na for fashion naman purposes. So, hindi bakat, di ba? So, walang underwear. Yung iba kasi, comfortable sila dun sa thong o kaya yung teabag. Ganyan, yung iba naman kasi hindi sila comfortable dahil parang may nakaipit sa puwet mo. Nahihirapan sila. No? Correct. Pero ano, no? Ang nakakatakot lang dito, partner, baka mamaya, yung
yung Dalaw, buwan ng Dalaw, di ba? Kasi di ba, pag wala ang ganyan, oh, delikado. Ay, hindi mo alam. Dapat ano, alam, kasi may mga ibang mga kakilala ko, ha, hindi ko naman nila lahat ng kababaihan, na nawawala sa isipan nila, ay, malapit na pala akong magkaroon, magdalaw. Ah, okay. Eh, wala silang ano, suot. Tama naman yung concern mo, partner, no? Pero kasi, meron na pong naimbentong tampons. Alam mo yung tampons? Ay, ano yan? Ito yung chupon? Parang rocket ship. Akala ko chupon. Hindi siya. O, parang ganun? Parang ganito siya. Ganyan yung itsura niya, kunwari. Tapos, demo mo nga. Hindi ko may na, rocket ship. Okay, tapos? Ipapasok mo ang rocket ship sa flower. Hmm. Meron diyang tali. Ngayon, mahihiwalay itong rocket ship. Hatakin mo lang yung tali. Yung sa loob niyan, yung cotton, bubukangkang. Ito na yung flower mo. Ito yung flower mo. Ito na yung cotton. Bubukang siya dyan. So yung dugo, maa-absorb na ng cotton. Tapos yung tabi mo sa mga kumakain, I'm just explaining science. May ganun pala, no? Oo. So may parang meron siya panghila. May panghila. So kapag puno na, for the hila ka na lang. Ibang is, nasa isa ko parte, pag hinila ko, color game. Triple red. So ganun. Ah, ganun pala. So may mga invent. Yes. Meron pala para sa kababaihan. Na-try ko to sa Boracay. Noong nag-Boracay kami dyan, napangkit mo sa akin yan. Yung pala yung sinasabi mo. Yes. Ang galing kasi pwede ka na mag-swimming. Hindi ka tatagusan. Tinry ko rin kasi yung silicone. Oo, yan. Ito namang silicone cup ay isa po siyang cup na yun nga, silicone. Ipapasok din. Mo naman to. Kaso medyo mahirap siya. So it's not for everyone, di ba? Lalo na sa mga ano pa. May mga allergic din sa silicone. Yan. So depende. Kailangan nyo magpa-check pa rin sa doktor. Tinry ko yun eh. Kaso yun nga, medyo messy. Kasi kapag puno na, as in cup, tapos itatapon mo yung dugo. Doon sa ano, makikita yan eh. Yes. So depende talaga sa inyo kung ano ang comfortable para sa inyo. Nakakaano rin din yung mga ganyang na-invento eh. Diba? No? Kaya, naku, tingnan mo, napakahirap ng buhay namin mga babae. Totoo, tapos lulukuhin nyo lang kami. Alam mo, pag niloloko ba kayo, ano ba yung nararamdaman nyo? Nire-regla kami lalo. Kaya pala ang daming bakas. Pero, ang hirap kaya ng buhay namin, no? Every month, tignan mo. Hindi lang yun. Hindi lang sa ano, ha? Hindi lang sa magkakaroon kayo ng dalaw. Kundi pag kayo nagdalang tao. O, di ba? Mga anak pa kami. O, tapos yung iba dyan, may nabasa pa akong post, may nagre-reklamo, bakit daw yung leave ng mga babae mahaba. Tapos yung mga lalaki, may ikali lang. Alam mo, dapat maging masaya tayo. Kasi nga, di ba, kung may makilala akong ganyan, no, at least, walang sabit. O, tingnan mo. Ang hirap kaya rin ang role. Doon, mahirap din naman ang role ninyo. Pero po, ikaw ba magpatuli, o? O, yan. Yan lang yung ano nyo, tuli. Yung tuli kasi minsan buwabalik eh. Pero sana, i-appreciate nyo din yung hirap namin. Na-appreciate diba? Naman namin yung partner. Kaya imagine nga, diba? Mo yung hormonal imbalance. Oo, totoo yan, totoo. Tsaka ano, kapag di ba nararamdaman din naman ninyo mga kababaihan, kapag halimbawa, ganda lang tao kayo, nandun kami lagi. At naintindihan namin kapag nagbabasag kayo ng pinggang, kapag late kami umuwi. O, ayan. O, isa diba? Pa yan. So, okay, pero minsan pagbigyan nyo rin kami. O, bakit anong minsan? Lagi nga. Eh, kaso nga lang, ang hirap kasi, nakukonsensya kami, minsan sasama kayo. Di ba, may ganun na nabawa? O, pumunta lang dito, inim lang sa kanto. Sama ako. O, di ba, may ganun. Pero, kaso ayaw nyo. Siyempre, naisip namin yung kalagayan nyo. Mahirap na mawala ng, di ba? Malaglagan. Uwi ka na lang, tas diretsyong ano. Ano diretsyong ano? Buntis ka? Pwede pa yan. Tingnan mo. Sabi nga nila, di ba? So yun, mabalik tayo dun sa panty. Oh, so yun pala, ay marami parang sigurong iba na kababaihan na conservative na hindi papabor sa mga ganyang sitwasyon. Kasi di ba, may mga, depende sa pamilya depende sa mga ano yan. Pero yun naman ay inire-recommenda lang ng DOH, hindi diba? Naman to, as in, hindi naman siya batas mga babae ay wag nang magpapanti. Hindi. Kasi ang yun na nakakatakot. Kasi ang papabor lang talaga dyan, puro mga kalalaki yan. Sabi, Brad, ito Brad, Brad, si Mrs. hindi na nagpapanti, ayos. Party to, Brad. Paano yung partner kapag nasa kalsada ka, pag nahuli ako, oy, nakapanti, hulihin yan. Ay, magpo-volunteer ako. Sabi ko, pwede ako sumali. Ano, tagahuli ka na nakapanti. Pagkatanggal. Oo nga, no? Diba? Paano kung maging batas yun, no? Tapos uhulihin ka? Tapos kukunin ko. Tapos tatanggalin nyo yung panty. Grabe naman kayo. Diba? Pero maramang ano, hindi naman papayag yung iba dyan. Oo, hindi naman. Okay na yung rekomendasyon. Gusto nila sila lang. Hindi na magdadami ng iba yan. Ako na lang to. Trip ko to eh. At saka unfair, bakit kayo nakabrief? Oo nga. Eh, dapat para ano na lang siguro, para patas, lahat wala. Pwede. Sarap ay, yan. Pag ano nga, Marta, pag ganyan, oh, uuwi na ako. Andito na si Tarzan, Jane. Ay, no,
ako. So, yun lang mga panggano. Siguro naman, napaka-basic na maintindihin yan. Kapag kayo ay komportable sa kung anong suot ninyo, eh di go tayo doon. Pero kapag hindi ka komportable, huwag mong gawin. Nasa sa ano, kung, ano ba, decision nyo pa rin yan, no? Yes. Kayo pa rin po masusunod dyan kung saan kayo komportable, no? Totoo. Ay, G tayo. Basta ako, sa gabi, huwag mag-panty. Yeah, totoo yan. At saka kung ano naman, kung may mga bisita naman kayo, hindi nyo naman sasabihin na, uy, tuloy kayo. Ay, tuloy kayo, wala akong panty. Andiyan may mga tropa mo, Han. Han, sasabihin ko pa na wala akong panty ngayon. Di ba na, pero wag ka. Oo. Ang mga mister, ang mata natin, nasa misis natin. Totoo alam yan. Kasi alam natin na walang panty. Sasabihin ka agad, umasok nga sa loob, wala kang panty. Totoo yan. May ganun, maingat din, ay kami, maingat din kami. Sinasabi rin namin na, pumasok ka doon, may tropa kong darating. Kasi mamaya, kasi minsan, hindi na iwasan na buupukan kang kayong umupo. Di ba, may mga ganun pangupo. Lalo na pag yan ba, may inuman sa bahay ninyo. Yes. Nako, ang aking asawa ay ganyan din. Kunwari, kukuha ko ng delivery. O syempre, minsan wala kang bra, yeah, di ba? Nasasabihan ka rin. Ay, magagalit. Ano ba yan? Yan, yan, yan. Sabi ko, wala naman makikita. Sabi niya, kahit o sige, pakita mo yan. Gano'n, di ba? Kaya, ano, kumbaga, nandun pa rin yung concern namin mga correct. Asawa. Correct. Mabuhay kayong mga lalaki. Pagkabi, kayo kailan naman nakakita niya. Para wala nang sabihan sa iyo. Yung concern nyo kami rin. Oo, syempre. Galing. Yes, Master. Yan. Hindi namin yan, sorry Master. Sorry ka. Sorry, Master. Yan. Good, Jimbo. Very good. I will good. Not do it again. Very good. Very nice. Oh, alam nyo nang gagawin ninyo, mga friends. Mga panggano, magpanty kung gusto, wag kung hindi. Nasa sa inyo. At sa mga kalalakihan, kung magbibrief o hindi, bahala kayo. Kung saan kayo masaya. Ayan. Kung saan hindi lang, luluslos. Yan, tama. At hindi, mag... Ano? Popoto bomber. Lalabas ka. Hello. Good morning. Okay, sabi ay, hello. Alam niyo, yun yung mahirap sa inyo, may photo bomber. Yun, ano? Totoo. Lalo pag nagsiswimming. Bigla na lang nalalaglag. Alam mo, yung iba dyan, di na makalaki yan, pero iba nakikita eh. Nakikita yung itlog ng dragon eh. Yun nga eh, buti sana kung jumbo hat doon yung makikita mo. Eh, hindi yung Santolan na yan. Aray naman, partner! Aray naman! Santolan station yung nakikita. Aray, sabi, huy! Nakikita ko na naman yung... Ano na, nasa yung... Aray yung naman. Hotdog? Hindi mo nakita yun, no? Tostado lang. Bite size meat. Ay, nako! Eto na, mga pangga. Sana namang Martes na punong-puno ng kapantihan. Kapantihan! Kapantihan ang ating pinag-usapan. Ako, sabi naman sa inyo, lahat ng mga drama dito ay pag-uusapan natin yan. Correct. Diba? Kaya kung kayo naman ay may mga drama, may hanas dyan, pwede nyo kaming i-message sa aming official Facebook page, RGFM 106.7. Yes. Or sa akin naman po, Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Ayan, kaya naman. Ay, mag-update kayo sa Facebook ha. At nakikita nyo ba, meron kami mga post dyan. Yes. Anong sayings, mga daming sayings natin? Abang-abang ngayon sa mga post namin. At pakishare na rin po para malaman din ng mga ibang mga pangga natin, ha? Correct. Alright. Kaya naman chill lang kayo mga pangga. Nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo is DJ. Ako pa si Jimbo. Dito pa rin sa Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag sabihin radyo, sabihin mo!